Isang magandang araw sa ating lahat mga kapanalitan. Ngayon ay araw ng Biyernes at marapat lamang na tayo ay magnilay sa ating topic ngayon na walang iba. What's wrong? Ano bang may mali? What's wrong? Ginagamit natin yung malaking katanungan na ito kapag ang mga tanong natin o mga sagot, yung mga inihayag natin, yung mga pinapatunayan natin ay mga mistulang mali sa kanilang mga paningin. Ganito ang isang malaking katanungan na halos paulit-ulit yung tanong ay pinadadama mo naman at ginagawa mo marahil kung ano yung narapat. Ganito ang tagpo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang alagad, lalo na kay Pedro. Mula sa sulat ni John, chapter 21, verse 15 to 19. Tatlong beses na siya itinanong ng ating Panginoong Jesus, mahal mo ba? Pangalawang tanong, mahal mo ba? Pangatlong tanong, mahal mo ba? Ang mga tanong na ito ay karapatang sinagutin si Pedro. Mahal po kita. Alam niyo naman kung gaano po kayo pamahal. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay, maraming tanong sa atin. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin siya. Pero hindi naman natin pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa. Mahal natin siya. Pero tayo ay nananampalataya kapag mayroong grasya o material na bagay na nasa ating harapan. Mahal natin siya kapag may problema tayo na nagkaroon ng kalutasan sa pamamagitan ng ating pangungulit at paglalambing sa ating Panginoon. Ngunit kapag tayo may mga suliranin, tayo may mga dagok, may mga problema na minsan ay hindi naangkop sa ating mga kaibigan, sa ating nare-request sa ating Panginoon, madalas tayo ay nagtatanong, what's wrong? Ito yung tanong sa atin, kagaya ng ating alagad na si San Pedro, ano bang may mali? Ngunit pinaliwanag ng ating Panginoon, pakanin mo ang mga tupa, ang mga batang tupa, at aralan, pangalagaan, yung habilin na ito kay Pedro ay isang istulang habilin ng isang taong mamamaalam o isang habilin na isang taong tinitiya, yung tinatawag na loyalty. Ikaw ba ay loyal sa iyong minamahal? Ikaw ba ay loyal sa iyong Panginoon? Yung loyal na ito, mga magulang ko, ito yung bagay kung paano na dapat maging tayo ay inilalagay natin sa ating mga sarili. What if kung ang Diyos na ito ay nagtanong tayo, tinanong niya kung mahal ba natin siya? Ang sasagot natin, yes, Lord, of course, Lord, mahal ka namin. Pero ang nakakatakot dito na kasunod na tanong, paano? Paano mo nasabi kung ito ay millennial na word o approach? Paano mangyari? Sa anong paraan? Bakit hindi ko naramdam? Bakit hindi ko nakikita? Bakit hindi ko matagpuan sa iyong puso, sa iyong puso't kaluluwa? Bakit hindi ko makita sa iyong mga ginagawa? Bakit magkaiba sa mga inuusal na mga panalangin mo o mga panalangin natin sa tinatawag na aktwal, yung tinatawag na pagwala sa altar o pag ikaw ay gumagawa o nakikisalamua sa iyong kapwa? Dapat ito kasi ay binabagay. Dapat ito kasi ay pinapatunayan. Dapat may mga challenges. Kagaya ngayon, ibinabalik muli sa mga palabas natin ngayon, kagaya ng Kalinseri at kina Aldab, ibinabalik kung paano yung kwento-kwentuhan lang naman sa istorya ng Aldab, eh kung paano nga daw na ipinakita yung tunay na pagmamahal. Maraming challenges. Sa ating Panginoon, ganito rin. Kailangan natin mapatunayan sa Diyos na ito kung gaano natin siya kamahal. Sa paanong paraan? Hindi para ikaw ay magbuwis ng buhay, kundi para ikaw ay magbuwis at iandog mo ng buong buo yung sarili mo na kung saan na yung kaligtasan mo ay ang iyong kaluluwa at makapiling na tayo sa langit. Tandaan mo ito from John chapter 13 verse 7. You don't understand what I am doing, but someday you will. Hindi natin maintindihan kung ano man ang nangyayari ngayon, kung ano mang nararanasan mo sa buhay na ito. Marahil iba't iba ang ating pinagdadaanan, pero kinatitiyak ko from John chapter 13 verse 7, we don't understand, but someday
you will. Tanda natin yung acronym from the love. Love, dapat marunong tayong makinig. Listen. O, dapat marunong tayong sumunod. To obey, to prove to our God na tayo ay sumusunod. B, victory, victorious. Dapat yung victory, yung tagumpay ng Diyos na pinagtagumpayan niya sa bundok ng Kalbaryo, dapat tayo ay hindi natin hinahayaan na sinasangla natin yung kaluluwa natin muli sa impyerno. At the same time, E, dapat laging essential lang. Essential lang yung ating manghihingi, hindi makalupa, hindi mga material. Essential, ibig sabihin, yung mga basic needs natin para tayo ay maligtas. At tandaan, yung pinakuli, yung tinatawag na kung loves, no? Lagdagan mo pa ng S, to save, no? Listen, obey, victory, essential, lagdagan mo pa yung isa. Marami yan, yung loves na yan, kasi dapat sinishare siya sa iyong kapwa, to save. Amen. Sabihin niyo ako sa isang munting kalalangin. Ave Maria Prisma, sa pangalan ng Diyos Ama, Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon sa biyayang buhay na meron kami ngayon. Patuloy ginawa kami propetahan at huwag pagsawahan na pakinggan ang aming mga samod na langin. Lahat ng ito ay ang samo sa matalis ng pangalan ni Jesus. Amen. Ave Maria Prisma, sa pangalan ng Diyos Ama, Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at subscribe ang ating YouTube channel at ang ating Facebook. Spread the good news of the Lord. Salamat.